Good day mga ka-raider, sa video natin ngayon pag-usapan naman natin ang cute na motor na kamukha ng kuya niya na NMAX ang Yamaha Mio Gear 125. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Mr. L Vlog TV gumagawa ng mga motorcycle review at kung gusto mo ng ganitong content, maaari kang mag-subscribe sa aking channel at i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. Maraming salamat at simulan na natin. Ang Mio Gear ay isang small body compact scooter at lineup ito sa Mio series ng Yamaha. Idinisenyo at ginawa ito to be functional, resilient, and expressive. Ito ay isang simpleng scooter na pasok sa taste mo kung gusto mo lang yung pang daily drive, mag-aandalhin at na-pro-provide niya yung kasayahan mo lalo na kung kaangkas mo dito ang chicks mo or ang kabit mo. Cherit lang hahaha. Kung gusto mo naman bumili ng motor na ito, isa-isahin natin ang specs and features na meron nito. Unahin natin ang makina. Ang makina ng Mio Gear ay may engine type na air-cooled, 4-stroke, single overhead cam SOHC, 2 valves, single cylinder at may displacement naman na 125cc, may maximum horsepower na 7.0 kW, 9.4 8,000 R per minute at may maximum torque na 9.6 Nm 1.0 kg force M5500R/min.fuel injected equipped with Yamaha Blue Core technology. May engine oil capacity naman na 0.8 liters. Punta naman tayo sa kanyang design at features. Ang scooter na ito ay may simpleng disenyo na bagay na bagay kay ate or kay kuya. Premium looks rin ito dahil sa kanyang hitsura at napakagandang leather seat cover na ang lakas maka classic style. May split LED headlight at parang kaparehos naman ang design ng turn signal light at design ng tail light sa Yamaha NMAX. Meron rin itong flat footboard na sakto na lalagyan ng iyong pamalengke at may sabitin na rin ito. Shutter key pa ang gamit nito at may 12 volts charger socket na maganda sa mga mahilig mag long drive at panghanap buhay. Pagdating sa kanyang panel gauge, gumagamit pa rin ito ng analog meter panel at sa starting system naman meron itong electric starter at kick starter. May seat compartment rin ito na hindi gaano kalakihan. Gumagamit naman ito sa harapan ng telescopic fork at unit swing naman ang gamit sa likuran. Sa braking system naman, hydraulic single piston para sa kanyang harapan na may round design disc at drum brakes naman ang gamit sa likuran. Ang sukat naman ng bulong sa unahan ay 80x14mm C43P tubeless, at sa likod 170x14mC51P tubeless. Para naman sa kanyang fuel tank capacity, 4.2 liters at kayang umabot ang 1 litro mo sa layong 50 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin ito sa road conditions at bigat ng rider. Ito naman ang mga available colors na pwede ninyong pagpilian ngayong 2023. Off-white, matte gray, matte black, matte blue, matte dark gray, thin matte brown. May presyo naman ito ngayong taon sa halagang 82,400 pesos for Mio Gear S version at 77,400 pesos standard version. Ano ang masasabi nyo mga ka-raider? Pwede kayong magbahagi ng inyong komento o opinion sa baba ng ating comment section. Maraming salamat sa panunood. Para sa susunod na review, abangan.